Okay, magandang gabi sa bawat isa po sa inyo. We welcome you sa ating Reform Bible Study. Ang Reform Bible Study ay isang Bible study na ipinanganak sa Malolos, Bulacan, but then nagkaroon ng pandemic this May. We will be 3 years na, no? Bilis. So we are thankful sa ginawa ng Diyos, not only to the people sa Malolos, kundi sa church namin, at of course sa inyo na nandyan sa inyong mga tahanan. Hindi namin kayo kilala, may mga nagme-message sa amin, very encouraging that they are benefiting sa Bible study na to. Our intention mainly is to equip our members, but of course we want to extend this to the larger body of Christ. So therefore, we hope na maging blessing ito. At ang ating pinag-aaralan is one of those things na very na distinguishing marks sa mga Reformed churches, yung kanilang mga confessions. Nung hindi pa ako Reform, yung confessions of faith ay alam namin nandyan, but they are not really a focus sa aming pag-aaral. But the one thing that I appreciate sa isang Reformed church ay yung pagkakaroon ng intentional na pag-aaral sa confessions. And I hope hindi tayo ma-discourage dahil ang confessions, sometimes they are archaic in their language. But again, we insist, no, yung tinatawag na vocabulary ng church, kailangan ma-maintain natin yon, because these church fathers of ours, they have already thought about yung mga magagandang words para i-describe at i-explain ang ating pananampalataya. Ang kailangan lang natin gawin is sanayin na sarili natin, masanay doon hanggang yung yung palit natin, sa yung panlasa natin, talagang masanay sa orthodoxy. Kasama itong pinag-aaralan natin sa chapter 2 ng 1689 Baptist Confession of Faith, which is the Trinity. Alam natin ngayon ang nangyayari. Itong mga nandito ngayon, ang mga pinakamayayaman na tao sa aming church, kasi sila yung mga na pumunta kahit mahal ang gasolina. Pero biro lang yon. Dati, takot tayong magbiyahe ng malayo dahil sa virus. Ngayon daw, takot naman tayo na magbiyahe dahil sa taas ng gasolina. Nagbabadya pa yung sinasabi nilang 12 point something na additional per liter sa diesel next week. So kung totoo yun, baka talagang magiging test of faith na yung pag-a-attend talaga next week, no? Pero alam nyo, ang nakakatuwa, kahit syempre, sabi nga nila, silver lining sa ganitong bagay. Ang isa sa bagay na pinagpapasalamat ko, yung pagtaas ng presyo, kahit masakit sa bulsa natin, hindi masyado na po-politicize ngayon, dahil alam nating lahat, this is not about any government or sa atin. We all know this is connected sa Ukraine at Russia, and we are happy na hindi ganon. Alam nyo, ang sabi nga ng aking kaibigang pastor, kung tutuusin, ang natipid mo sa 2.5 na full tank ay nasa 300 pesos. Pero kung isipin mo, kung sa buwan nag-Starbucks ka, dalawang cup yun, tipirin mo na lang. Pero syempre, pag dasili sanguin, huwag mong tipirin. Sulit yun. Pero sabi, Starbucks. But just want to emphasize, no? Ito nangyayari sa atin, napakalayo ng Ukraine at ng Russia, pero nako-connect at naapektuhan tayong lahat. At hindi lamang yung gasolina, yung sisipa na rin yan, ang pamasahe, yung mga goods natin tataas, at masasaktan tayong lahat. Pero gusto ko lang ipakita yung interconnectedness natin. At alam nyo, isa sa pinakamaganda na practical na tinuturo ng Doctor of the Trinity ay yung dahil ang Godhead natin ay plurality at yung person niya tatlo, they are interconnected. Ang sabi ng mga scholars, this is the yung parang pinaka-DNA ng lahat ng creation. Dahil nanggaling tayo sa ating Diyos, kaya meron tayong interconnectedness. At makikita natin, even in this kind of negative experience sa Europe, naapektuhan tayo because we are one, at least kahit tayo ay marami. At syempre, ang pinaka one in the many na yan ay mas nakikita natin sa ating pananampalataya, dahil na de-demonstrate yan sa church. And that is what I want to explain to you this evening. Last time, we studied yung Trinity.
Ayun. The Trinity is one of the foundational litmus teachings ng Orthodox Christianity. Kung ikaw ay hindi naniniwala sa Trinity, ikaw ay automatic tatawagin naming kulto. Hindi ito yung parang nag-struggle ka lang, because cults are groups that are defined na recent lang ang kanilang pagkatatag. So, ang mga kulto, hindi yung mga parang bizarre at yung mga nag-aalay ng tao. Hindi, ang kulto sa atin ay yung mga relihiyon na hindi nag-a-accept sa tinatawag na Orthodox teaching. At pag tinanong mo, ano yung Orthodox teaching? Ito yung mga formulations ng first five ecumenical councils sa kasaysayan. Kasama na dito ang katuruan ng Deity of Christ, Trinity. So, therefore, ang lahat ng mga cults na kinoconsider natin ay ang mga grupo na recent lang ang kanilang pagkatatag. So kung naitatag yan ng 1700s, ganito, eh paano yung mga Protestants? Reform tayo, eh 1500s daw naitatag. But of course, we are drinking deep from the history of this established church, na Catholic Church, na yan ang pinanggalingan ng mga Protestants at mga Reformed churches. Pero marami nag-a-accuse sa atin ay si Jesus daw ang Trinity kasi wala sa scripture. Eh, nakita natin, ang pinag-aralan natin last time, hindi porke wala ang salita sa scripture, eh hindi na ito biblical. Ang concept ang nandoon, at hindi pwede yung mathematical lang porke hindi natin maintindihan. Eh, naniniwala tayo sa Trinity because we believe in the exegesis, pinwersa tayo ng exegesis that Christians were forced to admit of the clear testimony of scripture that there is only one God, but this one God, consistently one God, pero hindi siya nagiging tatlong Diyos, pero merong tatlong persona na kinoconsider na Diyos. So, yun yung Trinity, triunity, hindi siya tritheism, hindi siya tripartism. Kaya Trinity is one of those sterling examples ng Christian faith na nagpapakita that we subject ourselves to scripture over yung common human logic. Paano natin ito maintindihan? We cannot fully understand it. But, narinig nyo na ba yung sinabi nila na ang Trinity daw, if you try to study it, you will lose your mind. But if you will reject it, you will lose your soul. Well, ang nakakalungkot sa mga Kristiyano, masyado nilang in-embrace yung ganong adage to the point na nag-create na ito ng hindi maganda sa pananampalataya nila. Alam nyo, nung nangyari, tumamad na tayo. Naging tamad na tayo sa pag-aaral ng Trinity kasi may justification na tayo. Huwag mo masyadong i-study because you will lose your mind. So, kumbaga parang takot tayo mag-delve in ngayon sa Trinity. Now, gusto ko, ang church natin, kung meron tayong isa sa mga chine-cherish na doctrines, itong dapat na i-cherish natin yung Trinitarian doctrine because this is one of the richest. Alam nyo, doon sa napansin ko mga libro, ang daming mga librong na isulat sa Trinity because, you know, scholars can't get enough of this theology ng Trinity. So let's proceed sa ating lesson ngayon na tanungin natin, if last time it is it eisegesis or exegesis? Now let us ask, is it biblical or extra-biblical? Kumbaga, ito ba ay matatagpuan sa Bible, sa Bagong Tipan, Old Testament, or ito ay, again, outside ng Bible lamang? Kunin natin ang Matthew 28:19. Sinabi diyan, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Anong mapapansin ninyo? May tatlo na character or personalities dito, at kung mapapansin nyo, pag binasa nyo, wala nang pang-apat, no? Wala nang hindi sila quartet, wala rin ano, yung trio or yung triunity, there is this kind of persons na lagi nag-exist and then lagi silang binabanggit, may kinalaman sila sa church, sa salvation, sa creation, ang dami nilang kinalaman. Kaya ito yung nagpuwersa sa mga scholars natin na teka muna, hindi ito parang hierarchy na merong kasi 'di ba ang Jehovah's Witnesses na inadopt ng ni Eli Soriano na ang tingin nila is ang Trinity is merong God the Father na mas mataas and then merong junior at may yung Holy Spirit ay parang deterred ang approach nila sa kanilang parang konti makakapangyarihan lang siya, puwersa lamang siya. Pero malinaw sa atin, no, hindi sila ganun ang presentation. At tingnan natin sa Old Testament,
tawag natin dito Old Testament hints because parang pinapakita lang ng kaunti sa Old Testament because the Trinity is not explicitly revealed in the Old Testament. Walang open text about Trinity sa Old Testament. So if you want to have an open, explicit text sa Trinity, go to the New Testament. Now the question is why? Bakit ganon? At kung sa New Testament nalaman natin may Trinity, then therefore we expect Trinity rin siya sa Old Testament. Kaya yun yung ating argument. If God's personality is Trinitarian, then the Old Testament should have, or for sure, eh, talagang binigyan niya tayo ng mga hints or ng mga clues paano ganito. Eh, kaya natin alam na Trinitarian ang Diyos because of our New Testament eyes. Diba? Yan ang approach natin. We believe in New Testament priority. No? Yung New Testament priority natin, hindi lang siya pang-ecclesiology, pang-eschatology, pati rin siya sa theology. So yung New Testament informed reflection natin ng Old Testament will allow us na merong intimations, no, doon sa Old Testament na yung Son hindi lang siya ipinanganak at nag-exist, na nagkaroon ng existence nung New Testament, nung ipinanganak siya ni Maria. So, kung existing na siya noon pa, which is John 1:1, yun na sinasabi niya, therefore we can see, makukuha, madidiscover natin dyan, may mga Old Testament text na parang nagpapakita na nandyan na yung Son. Tingnan natin, sabi ni Stuart Olliott sa book niya, What the Bible Teaches About the Trinity. We are not saying that the doctrine of the Trinity was completely revealed in the Old Testament, but nor are we saying that it was completely absent. The Old Testament believer knew that there was a plurality in the Godhead. All this was a preparation for the truth which the New Testament was to unveil fully. The God revealing himself little by little in Old Testament days at last sent his Son into the world and later took up his abode in believers' hearts by his Holy Spirit. So in other words, ang pinapakita dito is that ang Old Testament, very clear and compromisingly monotheistic siya, there is only one God, but because of the progressive revelation na dumating si Kristo, nakita natin, biglang nag-open pa yung mga vistas sa pag-discover natin ng nature ng Diyos. So kumbaga sa Old Testament, nakikita natin yan ng Diyos, magkakahint na tayo pero medyo malayo pa siya. Nung pagdating na sa New Testament, mas lumapit. Kaya mas naging rich or richer. Mas naging close ang ating pagtingin sa Diyos. So, yun yung napakaganda sa Trinity. Nag-expand siya, dinisclose ng Diyos ang sarili niya na meron siyang plurality. Pero tingnan natin sa Old Testament, sa mga hints niya. Pagtingnan nyo, no, sa Old Testament, number one, sa Genesis, makikita natin, puro example natin muna Genesis, no? Number one thought, the plurality within the Godhead is very explicitly noted. So, tingnan nyo, ang plurality sa ating, sa pagka-Diyos o yung sa Godhead, napaka-explicitly na tinake note ng Old Testament. Scholars are even divided against the address of plurality sa Old Testament. Nag-aaway, hindi naman nag-aaway, nagde-debate niya mga scholars, anong gagawin nila dito sa mga texts na ito na ang address sa Diyos ay plurality. For example, no, yung text natin sa Genesis, Genesis 1, Genesis 3, Genesis 11, Isaiah 6, 8, all in plurality. Ano nga ba ang Hebrew word na ginamit dyan? For example, sa Genesis 1:26, then God said. Alam nyo ang Hebrew word dito? What is the Hebrew word for God? Elohim. What is Elohim? Singular or plural? Well, let me give you a clue. Ang singular ng cherub is cherub. Ang plural niya is cherubim. Walang cherubims. Okay? English yon. Ang plural is I am. So, ang singular ng God is El. Kaya pag sinabing Elohim, it's plural. So, pag ginamit yung word na Elohim sa Old Testament, it is already in the plural. So, ito yung titingnan natin ngayon. Ang issue is, kung titingnan natin yung plurality kung sa text sa handouts ninyo, ano ba ang pino-point out nito ng mga texts na ito?
majesty ba or persons? Tingnan natin. Sabi sa Genesis 1:26, nung sa creation, let us make man in our image. So, after our likeness. So, in other words, plural ang pagkagamit, no? Tingnan natin sa Genesis 3:22, nung nagkasala ang tao, sabi ng Panginoon, then the Lord God said, behold, the man has become like one of us. So, again, plural, no? Sa Genesis 11:7, ito naman yung Tower of Babel. Come, let us go down and there confuse their language so that they may not understand one another's speech. At alam nyo naman, nag-collapse noon, no? Nakita ninyo, hanggang nag-disperse na yung mga tao. And then, sa Isaiah 6:8, punta tayo sa prophets, sabi niya, and I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send and who will go for us? So, plural. Kaya, may question sa mga ating mga theologians. Ang plural ba na ito ay tinatawag na plurality of majesty or plurality of persons? So, ipagbangga natin itong mga theologians natin. May mga nagsasabi na ito daw ay plurality of majesty and intensity. Ito yung parang sobrang pinupuri mo yung tao at ginagamitan mo ng plural sa Eastern culture, gamit natin plural, di ba? I mean, halimbawa, kayo po, sabihin mo sa kagalang-galang na ano, ginagalang mo yung tao, kumusta po kayo? Oh, this is plural. That is plurality of majesty, out of respect. Si R.C. Sproul at si Nae, Pastor Espinosa, yan ang kanilang paniniwala. Sabi ni R.C. Sproul, so what is the Trinity? More specifically, there is a Hebrew literary device called the plural of intensity, which calls attention to the depth of the character of God in whom resides all elements of deity and majesty. So, I believe that the name Elohim is compatible with the doctrine of the Trinity and may be hinting in that direction. But the name itself does not demand that we infer that God is triune in His nature. So, sinasabi niya is, ito ay plurality of majesty, pero hindi naman contradiction ang Trinity sa Elohim. Pwede siyang papunta sa ganun direction, pero huwag tayong magko-conclude kagad. Ang iba naman, nagsasabi sila, plurality of persons ito, katulad ni Grudem at saka ni Stuart Olliot. Sabi ni Grudem sa kanyang systematic theology, what do the plural verb let us and the plural pronoun our mean? Some have suggested they are plurals of majesty, a form of speech a king would use in saying, for example, we are pleased to grant your request kaysa yung thy request. However, in Old Testament Hebrew, there are no other examples of a monarch using plural verbs and plural pronouns of himself in such a plural of majesty. So this suggestion has no evidence to support it. So sabi ni Grudem, wala namang suggestion, walang evidence na plural of majesty to. So tinitake ito ni Grudem na plural of persons. So ano ba ang pwede nating pagsama sa dalawang position nito? Nila Sproul, Nae, nila Grudem, Olliot. So both positions deny that God was speaking to angels. May mga narinig na kayong ganun, kausap daw, let us make man. Eh kung let us make man, kausap niya mga anghel, eh di in other words, co-creator ang mga angels. But ang mga angels, they are lower sa atin. And what makes them lower sa atin? Eh mas nakakapag-transport sila or lumilipad daw or alam mo, nagpapakita, they are spiritual beings. They are inferior sa atin because of what? The Imago Dei. We are created in the image and likeness. And the angels were not. So therefore, hindi ito nilikha na ang mga anghel ang tinutukoy. But, ang sinasabi dito, hindi sila na-create doon, but whatever position one takes, God clearly possesses some kind of plurality in Himself. Something that will be revealed as the revelation progresses. So dito sa point number one natin, sa handouts ninyo, nakikita ninyo, i-establish muna natin. Elohim, at least plurality. Okay? Now, explicitly plurality siya. Now, hindi pa yan sinabi kung ang plurality na to ay isang Diyos na plural pero walang distinction sa persons. Dadami yan as the revelation progresses. Kaya yan ang number two hint natin. First, second line of thought, this plurality points to the distinctions within the Godhead. So pag binasa mo ang Genesis, nag-progress ka pa, at sa Old Testament, lilitaw na yung plurality pala na ito,
hindi lamang siya plurality basta, pero yung plurality na ito, may mga person siya na distinct doon sa isa't isa. So, ipapakita natin, no? Some Old Testament passages speak of one person as God, and then yung kausap niya, ang address din is God. So, yun yung sinasabi na hindi siya yung kinakausap lang niya yung sarili niya. Alam niyo yung ginagawa niyo sa salamin? Guwapo mo talaga. Hindi ganon. Ang makikita natin sa Old Testament, no? Ang makikita natin is a distinction. Nakikipag-usap. Bate ka muna. Paano yun? Kasi kung kakausapin ng Diyos ang sarili niya, at alam mo yun, alam, delikado. Kahit sa atin is something that is very dangerous, no? Pero, ang kausap pala niya, distinct mula doon. At may mga Old Testament examples ba tayo? Yes! Sa Psalm 45 verse 7, sabi doon, God, your God, has anointed you. Sino nagsasalita nun? Tingnan natin kung sino nagsasalita. Your throne, O God, is forever and ever. The scepter of your kingdom is a scepter of uprightness. You have loved righteousness and hated wickedness. Therefore, God, your God, has anointed you with the oil of gladness beyond your companions. Pag binasa niyo itong Old Testament text, oh, Pastor, anong meron dyan? Eh, mayroon naman talagang Diyos. Parang wala, no? Until makapunta ka sa New Testament at ginamit ito ng kausap pala dito ay si Christ. So therefore, tinatawag na God other than the God who sent Christ. Tingnan natin ang sabi ni Grudem. Here, the psalm passes beyond describing anything that could be true of an earthly king and calls the king God whose throne will last forever and ever. But then, still speaking to the person called God, the author says that God, your God, has set you above your companions. So two separate persons are called God, Hebrew Elohim. In the New Testament, the author of Hebrews quotes this passage and applies it to Christ. Your throne, O God, is forever and ever. So malinaw ngayon sa Old Testament, sa tulong din ng New Testament, na ang kausap dito ay iba, hindi yung Diyos, pero tinawag, O God. And this is part of the Old Testament. Kaya ito yung sinasabi ko sa inyo. Hindi mga hindi nag-iisip yung mga scholars natin sa Nicaea. Matatalino sila. Alam nila yung 1 plus 1 plus 1 equals 3. Alam din nila yung ganong mga bagay. Pero bakit ininsist nila Trinity? Kasi nga, itong mga text na ganito, anong gagawin mo? Part ito ng Bible na may Diyos pero may tinatawag na iba na Diyos. Pero consistently, sinasabi ng Bible, isa lang ang Diyos, hindi dalawa, hindi tatlo. O bigyan pa natin ng example. How about sa Psalm 110 verse 1? One of the most quoted Old Testament texts in the New Testament. Yan ang laging kinukote. Kahit sa Gospel, kahit sa Acts, nandyan yan. Ano ba yung nakalagay dyan? The Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies your footstool. Eh di ba nung nagkaroon ng tinatawag na trivia, Bible quiz, si Jesus, ito yung ginawa niyang question, di ba? Ang question niya is, if the Lord said to my Lord, sabi niya, bakit si David, yung kanyang anak, tinawag niyang Lord? And there's only one explanation. Yung anak ni David, na obviously tao, hindi lang siya basta tao. He is God. Ganun lang explanation nun. Kaya hindi nila maipaliwanag to. Again, let's use C.R.C. Sproul to explain this. In Psalm 110, however, God is having a conversation with David's Lord. The Lord, Yahweh, says to my Lord, Adonai, ito po yung sinasabi ko, no? Ito yung tetragramma to. Pag nakita nyo to, all caps, L-O-R-D. This is the covenant name of the Old Testament. Kung may pangalan ng Diyos, covenant name niya, ito yung parang pangalan ninyo, no? Sa covenant, ito yung pangalan nyo. Limbawa, mag-asawa, may mga pangalan kayong, di ba? Limbawa, di ba, mahilig ang mga, ano, may term of endearment, no? Yung magka-boyfriend kayo, tawagan nyo, atayo kayo, isa, balumbalunan, para medyo sweet. Pero this is the covenant name ng Diyos. Ang covenant name ng Diyos para sa kanila is Yahweh. Kaya nga yung Jehovah's Witnesses, ini-insist nila that there's only one name sa Old Testament at yun yung si Yahweh. So, Yahweh, and then, yung Lord na ito, ang tinranslate nila, this is Adonai, which is Lord. Kaya, para lang maiwasan, no, yung sa Yahweh. Sit,
by the way, ito talaga yung ibig sabihin niya, Adonai is Lord. Pero bakit Yahweh, hindi nila nilagay yung letter na YHWH? Because they are so superstitious, nilalagay nila ng iba. Alam niyo naman, ang mga Hudyo parang Pilipino, mahilig sila sa circumlocution. Imbes na derechahan, iikot muna sila ng ganyan kasi nga, they were so superstitious about that. They think that they are trying to respect and honor yung Diyos by not mentioning yung pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Sabi nga nila, may mga scribes daw noon pag nagsusulat sila tapos naisulat nila yung word, nagkamali sila doon sa pangalan ng Diyos, eh hindi nila tinutupi yun na nilulukot o tinatapon. Pinipreserve nila because for them, it is holy because of commandment number 3. Diba? So, para sa kanila yun, that's superstition. Yun yung inatake ni Christ, diba? Ang dami yung mga superstitions. So, let's continue. The New Testament picks up on this and talks about Jesus simultaneously being David's son and David's Lord. This psalm also provides another hint to the multiple dimensions of the being of God when it declares that God's son will be a priest forever, an eternal priest after the order of Melchizedek. So sa mga kaibigan po namin dito na hindi Trinitarian, iniisip nyo siguro bakit kailangan naming maniwalang ganito. Isipin nyo po, ang Diyos napakadakila kahit kayo aminado kayo na hindi nyo lubos sa maintindihan ng Diyos. Magugulat ba tayo kung may madidiscover tayo unti-unti ganito pala yung nature ng Diyos? 'Di ba? Habang papalapit ka sa nakikita mo patungkol sa Diyos, ganito pala siya. At pwedeng mangyari to kasi nga walang imposible sa Diyos at ganito nga ang nature ng Diyos, no? So, meron pa diyan Psalm 19, makikita diyan the Lord from the Lord out of heavens, no? Makita natin 'yan. Sa Isaiah 61:1, the spirit of the Lord is upon me because the Lord has anointed me. This is a clear intimations of the triune nature of the persons of God. So at least ngayon alam natin, di lang siya plurality. Yung plurality pala na to, iba't ibang persons at hindi sila magkakapareho. Distinct sila. Okay? Distinct sila. Iba yung, ito yung person 1, person number 2, person number 3. Magkakaiba pala sila or kahit ilang persons yan. Now, dagdagan natin ang alam natin sa Old Testament. Sa Old Testament, yung divine ascription to God, the Spirit and the Angel of the Lord ay nandun. In other words, may tatlo, pwede sanang apat, lima, pito, pero pag tinignan mo ang Old Testament, merong tatlo na persona na binibigyan na ng ascription ng kakaiba. Sinasamba na siya, tatlo. Yung God, alam natin to, Yahweh. And then meron yung tinatawag na Malak of Yahweh, yung Angel of the Lord. Tapos yung Spirit of God. Tingnan natin ang mga to. The plurality of the Godhead in the Old Testament points to the three consistent persons being mentioned to be within the Godhead. Kung apat sila, lima, wala namang problema. Pero pag tinignan mo Genesis to Malachi, it's always three persons. For example, God the Father. Malinaw that the title of God the Father is applied to His people Israel. No, ito yon, malinaw yon, wala namang problema dyan, no? Deuteronomy 32:6, is he not your father who bought you? So malinaw, that is God the Father. Ayan, nakalagay na dyan. And then, next, Isaiah 63:16, O Lord, you are our Father. So again, malinaw, merong Godhead na ganyan, Father. No? So tanggap nating lahat yan. Lahat ng kahit kulto, tanggap yan. That there is one God, ang pangalan, ang tawag sa kanya, God the Father. But, ito yung nakakahanga at nakakamisteryosong character. Yung nagpapakita bigla-bigla at ang pakilala niya, he is the Malak of Yahweh. No? Yung Malak is the word angel. No? So, ang ibig sabihin nito, messenger. So, wala namang problema kung messenger. No? Kung magpapakilala siya, pangalan ba niya Gabriel? Pangalan ba niya Rafael? Pangalan ba niya siya ay si Michael? So, anumang mga pangalan yan, okay lang. Pero, merong character lagi. Ang daming text na ito, no? Pero it will not be enough sa ating pag-aaral. So, titignan lang natin yung mga bagay, ibang text na kailangan natin. For example, if the Malak of Yahweh is a messenger, then he's distinct from the God who sent him. So, sasabihin mo, okay, pastor, yung Malak of Yahweh, yung Angel of the Lord, iba siya kasi anghel siya, messenger siya. So, maaaring siya ay si Gabriel, si Rafael, o kung meron man Rafael, ang tatlo yon ay si Michael. Okay? So, sino man ang mga yan, let's say, anghel siya. Let's see, ano ba yung sinasabi ng mga
yung mga matitinding mga scholars natin, Robert Letham, the Holy Trinity, the Lutheran scholar. In each instance, the angel appears as a man, but is simultaneously equated with God. Augustine discusses these matters at length in his great work, De Trinitate. Here is a figure who is identified with God, yet is distinct from Him. As yet in Scripture, there is no explanation of how this can be, and the whole series of events is seen in the light of there being only one God. So, yung mga Old Testament people, nung nakikita nila, may malak of Yahweh, nagpapakita, may malak of Yahweh, malak of Yahweh, hindi nila maintindihan ito kasi nga, hindi pa naman sila mga interpreters ng Old Testament, no? Sa New Testament, dalabas yan. Pero, kung mapapansin nyo, sa Genesis 16, may nagpakitang anghel kay Hagar, no? At yung angel na yon tinawag yung lugar na Elroy, the God who sees. No? Sabi doon, the angel of the Lord found her by a spring of water in the wilderness. And then, sabi niya, Hagar, servant of Sarai, where have you come from and where are you going? She said, I'm fleeing from my mistress Sarai. The angel of the Lord said to her, return to your mistress and submit to her. The angel of the Lord said to her, I will surely multiply your offspring so that they cannot be numbered for multitude. Napansin niyo yung pananalita niya? Ba't hindi siya nagsasalita na pinapasabi ng Lord? Ba't niya sinabing, thus says the Lord, kung siya ay messenger lang? Sinabi niya, the angel of the Lord said to her, I will surely multiply. Diba? So therefore, kakaiba ito. No? So therefore, meron din, sa Genesis 21, 17 to 20, God and the angel of God appear to have been used interchangeably. At sino pang makakakontra sa Genesis 18, 19 to 22? Eh, isa ito, sa first Bible school ako, re-enact namin to. Kaya hindi ko makalimutan to, Genesis 18, no? Yung sa Oaks of Mamre, yung nag-prepare pa si Sarah. Kasi ang aking, ano nun, ang aking character nun, servant, eh, pinagod ako ng mga tao, yung mga kasamahan ko. Galit pala sila sa akin, gusto lang nilang gumante. So, hindi, biro lang. Ako yung nag-prepare nung food, no? Pero mapansin mo, tatlo sila na dumating sa Genesis 8 sa Oaks of Mamre kay Abraham. Tapos nung tumingin na yung si sa Genesis 18, aba itong si Abraham, kausap niya yung isa, ang tawag niya Lord. Tapos, and the Lord said. Hindi ko makalimutan yung kasi yung Lord na yon, eh, that is the name of God. Kausap niya. Tapos sa Genesis 18, ang sabi, pagdating na 19, pumunta na yung dalawang anghel doon sa Sodom, naiwan yung isa. At sino yung kausap niya yun? Tinatawag niyang Lord. So that is the narrative ng Sodom at Gomorrah. So the angel of the Lord, pwede natin sabihing anghel siya, pero ang treatment sa kanya sa Old Testament ay hindi pang messenger, pang Diyos. Siya rin yung nagreklamo doon sa preaching ni John, di ba? Deacon John, nung sa Judges, yung angel of the Lord doon sa Bochim, sa Judges 2, eh, bakit kayo nagrebelde sa akin? Ganon. So, may angel of the Lord. So, pag nabasa nyo yung angel of the Lord, that is not a simple angel lamang, okay? And then the Spirit of God. Sa Spirit of God, alam mo naman ang Diyos kung siya ay Spirit, pero distinct pa pala siya. Bakit? Kasi doon sa creation narrative, nandun siya. Siya yung nagbibigay ng order. Kaya nga binanggit eh, in the beginning, God created the heaven and the earth, and the earth was without form and void. Ang sabi doon, and darkness was over the face of the deep, and the Spirit of God was all hovering over the face of the waters. Yung Spirit of God, iba siya dun sa God. But sabi ng Bible, one God. Kasi siya yung nag-hover over the face of the waters. Yung God nag-create ng heaven. So they are, sasabihin, eh, Spirit yan ng Diyos, puwersa lang niya. Hindi eh, person siya eh. At hindi mo sasabing created being to kasi creation to, wala pang tao dito. Di ba? Wala pang angels dito. And then sa Isaiah 63:10, yung rebellion against and the may rebellion against and grieving of the Holy Spirit. Yung Holy Spirit nag-grieve at nagre-rebelde sa kanila. Sabi ni Grudem, Isaiah 63:10 says that God's people rebelled and grieved His Holy Spirit.
apparently suggesting both that the Holy Spirit is distinct from God himself. It is his Holy Spirit, and that this Holy Spirit can be grieved, thus suggesting emotional capabilities characteristic of a distinct person. Isaiah 61:1 also distinguishes the Spirit of the Lord from the Lord, even though no personal qualities are attributed to the Spirit of the Lord in that verse. So therefore, malinaw, there is plurality in the Old Testament, at ang plurality na dito ay personhood na distinct from each other, at lagi tatlo na ang nakikita natin na ina-ascribe ng higit pa sa pagiging creator lang. Merong angel of the Lord, may Spirit of God, at may God or si Yahweh. Punta tayo sa New Testament. Sa New Testament, fulfillment stage. What can we expect sa New Testament? Since the New Testament's revelatory nature is fulfillment, expect na natin. Maraming mga concealed sa Old Testament, dito, bunyagan na. Ayan, maraming mga revelasyon sa New Testament. Especially sa nature ng Diyos. Kung nakita natin, na-understand natin more, ang church sa New Testament, na-understand natin more, ang mga bagay-bagay sa New Testament, how much more yung Diyos? So, tingnan natin, sabi ni Grudem, when the New Testament opens, we enter into the history of the coming of the Son of God to earth. It is to be expected that this great event would be accompanied by more explicit teaching about the Trinitarian nature of God. And that is, in fact, what we find. Before looking at this in detail, we can simply list several passages where all three persons of the Trinity are named together. So, tignan nyo, kung kayo ang apostol, ang tanging Bible nyo is Old Testament, at kayo ay pinalaki that there is only one God, tama? Monotheistic kayo. Ano mangyayari sa inyo? Biglang kinausap, dumating si Christ, aba, even the apostles at yung mga New Testament writers, steep na sila sa monotheism ng Old Testament, biglang na-challenge yung understanding nila sa monotheism nung dumating ang New Testament kasi biglang, teka muna, akala ko may isang Diyos. Bakit si Kristo tao, bakit nagpapatawad ng kasalanan? Bakit siya ay sinasamba namin? Napansin niyo sa John chapter 10, isa sa pinakamagandang dito sa John Sinabi ng mga tao is, sabi niya, ba't niyo ako binabato? Sabi niya, dahil ba sa good works na ginawa? Sabi ng mga Hudyo, hindi sa good works ka namin binabato, kundi ikaw, being man, you are presenting yourself as God. O, mga kapatid, ang mga Hudyo, very conscious ito sa monotheism. Kahit 20 kilometers lang meron silang maramdaman at nagpapakilala kang Diyos, alam nila kasi sila lang doon sa buong Middle East ang naniniwalang may isa lang na Diyos. Kasi lahat sila polytheist. Kaya alam nila kaagad kung nagpapakilala kang Diyos, ekis ka na kaagad sa kanila. Naku, ika-cancel ka na nila. Ganun ang ginawa nila kay Christ, kinancel na nila. Kaya yung sinasabi minsan ng Iglesia ni Cristo, no? Na nung si Thomas daw, nagulat siya. Nagulat lang daw siya nung, di ba, nagpakita yung resurrected Christ. My God, my Lord, para daw, oy, Diyos ko. Nagulat. Ang isang Hudyo, pag nagugulat, hindi niya babanggitin ang pangalan ng Diyos. Tandaan nyo yan. Pwede niyang sabihin na, oh my. Biro lang. No? Shucks. Pwede ganun. Pero hindi po pwede yung babanggitin niya yung pangalan ng Diyos. Pang Pilipino yon. Huwag nating impose ang Filipino culture sa mga Hudyo. Hindi siya, naniwala siya na si Kristo ay Diyos. So therefore, ang gusto ko yung sabihin dito, yung kanilang belief dahil dumating si Christ, tapos yung Holy Spirit nananahan pa sa church. Nako, paano nila iano to? Diba? So nagkaroon ngayon na puwersa na naman silang i-reform yung kanilang monotheism. Anong gagawin dito? Hindi na monotheistic, no. Ang nangyari is that the revelation of the Trinity in the New Testament is an enriched self-disclosure of by the Godhead because of the rich salvific life of the Christian faith, no? So may wrong life dito. So because of the rich salvific life of the New Testament, of the Christian faith, napaka-rich niya kasi sa New Testament, yung God the Father, siya ang nagplano ng salvation pala, ni-reveal na ngayon, then yung Son, siya yung Redeemer, yung Holy Spirit, siya yung nananahan sa church.
So, talagang napaka-rich at in-expose ito ng New Testament. So, napakaganda, no? Nakakapangilabot to, pero exciting. Sabi ni Stuart Olliott, the Christian believer can read the Old Testament and understand it much more easily than the original readers. The passages which speak of God as one and yet more than one make good sense to him. He does not stumble over the verses which speak both of God's unity and his plurality. He is not surprised to read of God having a discussion with himself or to survey the promises that God would send God into the world. He still cannot grasp how God can be one in three and three in one, yet he knows that it is so. The Old Testament believer had many clues but never saw the truth as clearly as that. What was dark to him is light to us. Thank God sa New Testament revelation. Kaya nga yung mysterion sa Greek, di ba sa atin ang mystery is something na parang, ay, na-discover ko ngayon. Dati, secret. Ang usage sa New Testament ng mysterion, ganun din, pero hindi lang yon. May additional siya. Hindi siya dating alam, alam siya ngayon, but that is not only the mysterion. Ang mysterion sa New Testament ay may additional element. Hindi natin siya maiintindihan at madidiscover apart from God's sovereign self-disclosure. So that's mysterion. Kahit na anong gawin natin, hindi natin madidiscover. Pinadiscover ito dahil na-reveal sa New Testament. So bilisan natin, sabi dito, the divine ascription to the Father, the Son, and the Holy Spirit. Meron ba sa New Testament na ang Father ay God, Son ay God, the Holy Spirit ay God? Mabilis lang. The Father, sa 1 Timothy 2:5, 1 Corinthians 8:4, alam natin yan. There is, as to the eating of food offered to idols, we know that an idol has no real existence, for there is no God but one. So alam natin, God the Father. Next, the Son, John 1:1, Romans 9:5. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So sinabi dyan, yung pinakamalagang word dito apart from the Logos and Theos is the word was. Yung was dyan din sinabi, in the beginning, from the beginning is God. Yung word na was, therefore, bago pa daw dumating ang beginning, there was already the word. So that's the ano. Tapos yung word na ito, nakikifellowship sa Diyos, pero itong si John na pinakamalapit kay Jesus, bigla niyo sinabi, and the word was God. So, paano yon? But that is the New Testament. Next, the Spirit. The Spirit, may ascription ba sa kanya na divine? Sa Hebrews 9:14, how much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, purify our conscience from the dead works to serve the living God? So yung Spirit, eternal. Wala siyang simula, wala siyang end. So, very clear. At eto pa, pampadagdag, number 2, Trinitarian address. Napansin nyo, pag nagbabaptize tayo, hindi quartet, hindi lima, hindi quintet, hindi, walang anim, tatlo lagi. Yung Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit, bigyan lang natin ng patalastas kasi may mga tao na niniwala sa 1 John 5:7. Kung may King James Version kayo nakalagay, sasabihin nila, tapos na ang Trinity, nandito sa 1 John 5:7. Nakalagay, napakalinaw. Sabi niya doon, there are three that bear record in heaven, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sa ESV, there are three that bear record, the water, blood, ganun. Hindi siya Trinity. Okay? Bakit kaya ganun? Kasi nga po, ginamit yan yung Textus Receptus, ang pinanggalingan ng King James. At yung pinanggalingan nun, dubious, kaduda-duda. Bakit? Kasi, imagine nyo, nagkakaroon ng debate, buong mundo nagkakagulo sila noon. Kung merong text na maasahan na magpapasilence kay Arius, nakita na sana nila na 1 John 5:7, pero bakit wala silang nakitang text? Kasi walang ganun na 1 John 5:7. So, masama ba yung nilagay nilang yon? Hindi ho masama yon. Baka ang pwede natin kayo commentary, oy, ni-include ng isang nangopia. Alam mo yun, na-bless siguro siya. So, in-include niya yon. So, sabi ni, sa Westminster Theological Journal, sabi niya, Erasmus introduced the comma Johannium. Yun yung tawag dyan, no? Technical name ng 1 John 5:7 issue. Comma Johannium, the Johannine comma, into his text on the basis of a forged manuscript by a 16th century Franciscan friar who took the words from the Latin Vulgate. The passage appears in only 3 of the thousands of Greek manuscripts known today, and these 3 are later than the 15th
later than the 15th or 16th century. So, majority text tayo kung saan yung mas marami, di ba? So, Trinitarian address, the Father, the Son, and the Holy Spirit. At, sabi dyan, anong may tinatawag na rule, di ba, sa Greek? Yung rule dyan, pag binasa mo, kapag daw, yung Granville Sharp rule ba ang tawag doon? Okay? Kapag mayroong word na ton, ton pater, da, may definite article sa bawat person, bawat object, is, ang ibig sabihin niyan, ay distinct siya doon. So kung wala siyang definite article na da, sinabi niya, the Father and Son and Holy Spirit, pwedeng sabihin isa lang yon. Katulad doon sa Titus 2:13, we are waiting for the appearing, the great appearing of the great God and Savior Jesus Christ. Walang the great God and the Savior. In other words, the great God and Savior, isa lang yon, and that is Jesus. So sa Greek, yung Granville Sharp rule, sinasabi niya dito, iba yung Father, iba yung Son, iba yung Holy Spirit. Kaya kung mapapansin nyo, pag nagbabaptize ako, consciously sinasabi ko, the Father and the Son and the Holy Spirit. Okay? Yung iba, pastor, may narinig akong pastor na hindi niya binabanggit yung ano, Trinitarian siya. Nagmamadali lang yon. Pero ang totoo is, meron laging da. Okay. So, may ganon eh, no? The Father, Son, and Holy Spirit. Now, 2 Corinthians 13:14, the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Napakaganda nito. Alam niyo kung sinong nagsabing napakaganda nito? Si James Renihan. Kasi ito yung preaching niya dito sa SABC. No? The world-renowned Reformed Baptist theologian. No, nag-preach siya dito. Ito yung pin-reach niya. At napakatindi nung kanyang explanation. So, ang gusto ko lang ipakita dyan, Trinitarian yung ating Christian life. Okay? Tingnan mo, sa benediction. Parang comparable yan sa Old Testament benedictions. And then yung triad, Christ, may Christological orientation, pero tingnan nyo, yung pagbibless sa atin is always Trinitarian. Nabaptize ka Trinitarian, niligtas ka Trinitarian, tapos ibebenediction ka Trinitarian. At ang pinakamahalaga sa lahat is number 3, yung activities ng Trinity. Hindi lang pala sa salvation, pero in-emphasize ko lang dyan ang salvation. Ang tawag ni Warfield dito, interpenetration, o yung tinatawag nilang interparticipation. Lagi, sa anumang activity, nandun ang Trinity. Diba? Creation. Nandun, ang God the Father, He created the heaven and the earth. The Spirit was hovering over the face of the waters. E nasan ang Son? E malino sa Proverbs, yung wisdom of God, siya yung age, isang agent na nag-create. Tapos sa Colossians 1:8, He is the head of the body, He is the head of the body, the church. Tapos sinabi niya, He is the creator. Siya yung agent ng creator. So, siya yung, di ba, siya yung word of God. So, paano nilika ang mundo? Let there be light. So, yung creative agent is the Son, yung power is the Spirit. And andun silang tatlo. Tapos sa saving activity, nandyan sila. Lagi. Nandyan yung mga texts. You can look at that sa 1 Peter 1:2, di ba? Nandyan yung foreknowledge of the Father, the blood of the Son, then the sanctification of the Spirit. Dyan, ganyan din sa 2 Thessalonians, sa Titus. Nandyan din sa church upbuilding. Nandyan ang Father na nagtatatag ng iglesia, tapos si Kristo, no? Siya yung cornerstone. Then yung Spirit, siya yung nag-i-inhabit sa temple of God. Tapos yung power of the Word. Ang Diyos, ang nagkumikilos, ang Son, ang nagliligtas, and then ang Holy Spirit, ang nagkoconvict sa makasalanan. At hindi lang yon, pati yung Christian sanctification natin. Ito yung napakaganda, yung sanctification natin, Trinitarian. Diba? So, may nakalagay dyan pero hindi na ilagay. But kung gusto kong ipakita dyan is sanctification natin yung Diyos. Pati nga sa salvation, alam nyo, isa sa maganda sa nuance ng doctrines of yung salvation, yung irresistible grace, ang tumatawag ay ang Ama. Ang call nang gagaling sa Father, pero yung regenerating power nasa Spirit.
di ba, ina-apply ng Holy Spirit yung sinampalatayanan nating Kristo, pero ang tumatawag ang Ama. So kahit sa salvation, pati sa sanctification natin, yung Spirit, isa nga, no? Tingnan nyo, bakit nagkaroon ng ano, extreme Pentecostalization sa mundo? Kasalanan din eh, ng mga katulad ng mga Orthodox people. Ang emphasis lagi is God the Father. Ang emphasis lagi is the Son. Naiwan ang Holy Spirit, kaya ngayon, sumobra sila sa Holy Spirit na naging bizarre yun, but we should be biblical. No? I-emphasize din natin yung place ng Holy Spirit sa buhay natin because the Holy Spirit is what? The Spirit of Truth. Siya yung Spirit na nag-guide sa atin. Siya yung Spirit na nag-a-apply ng mga truths ng scripture sa atin. Siya yung kumikilos pag nagpipreach tayo. Diba? So dapat lagi nating emphasize yan. So the Christian life is a Trinitarian faith. The doctrine of the Trinity is upheld. Ayan, sabi doon, the apostles wove the doctrine of the Trinity into the warp and woof of their theology and doxology. Nakalagay lang dyan about sa Christian life. So let me conclude. The Christian life is a Trinitarian faith. So do not just believe the Trinity, study it and adore the triune God more and expect a richer Christian life. Any question? Ayan. So may mga questions po kayo. Huwag po kayong mahiya na magbigay ng stars. 200 stars. May bayad ba yun? Ha? Ah, meron ba yun? Parang after nagturo ng Trinity, nang hingi ng pera. No? Sorry po, pasensya na. No, akala ko may libre lang. But you know, churches are always supported by ano, donations, whether from members inside or outside, di ba? Meron pong nanonood sa Camarines Norte. Sino ba mo malakas na presidensya pa natin dyan? Biro lang. Si Jaisel Lakap, watching. Ayun, napakaraming heart. Si Mig, si Lenny, si Raslin. Si Kuya Renald, shout out kay Kuya Renald at kay Ate Raylene. Yes, brother JM. Pastor, salamat po. Di ba last week nasabi rin po natin na the early church ay malinaw naman sa kanila yung doctrine ng Trinity. Do hindi lang nila na-seal, no, lumabas lang yung in-establish lang latter part. Pero is it safe to say na masabi ba natin na apostles and even yung writers ng New Testament ay malinaw sa kanila yung Trinity since lumalabas naman sa kanilang mga sinulat? Yes, malinaw sa kanilang Trinity. Ang nangyari is naging deeper yung reflection kasi we believe that the Word of God is rich and bottomless. So hanggang dadami pa yung maraming taon, we can still study more kung ano yung nakalagay sa Word of God. But ang nangyari is na-formulate in a way na mas naging naintindihan siya ngayon. Nagkaroon sila ng mga theological handles. Pero noon, alam nila that God the Father, God the Son, God the Spirit, pero wala silang word na for Trinity. So they understand, naging mature lang. Other questions? Batayin natin yung but may nagpadala rin no ng 100 stars. But we thank you sa past question lang po. Clarification, more on clarification lang din po. Yung person po ba ni Jesus, can we also attribute or directly describe dun sa hints in the Old Testament as the angel of the Lord? Parang kasi po yung parang may connotation po ako personally na
parang si God revealed in the Old Testament, then si Jesus knew, then yung what left without with us is the Holy Spirit. So with the hints po in the Old Testament, with the person ng angel of the Lord, can we explicitly attribute yung ano na yun to Jesus as a person? Yes, yung tanong mo yun, yung mga exactly na sinasabi ng mga nagtuturo pag konti na yung oras mo, hayaan mong itanong na lang nila. It's good na naitanong mo kasi yes, marami naniniwala all theophanies are the pre-existent appearance of Jesus Christ. So the angel of the Lord most likely nga is a pre-incarnational appearance of the Lord Jesus. So yun, possible pero hindi malinaw na hindi exactly na ganun. I mean, hindi siya directly na in-address sa New Testament, but pwede nating ma-conclude na yon. Kasi yung person ng Trinity na merong ganon, na element na magiging incarnate son is, incarnate being is the Son of God. So, you're correct. Si Pastor Lloyd Labrador, kailan po ba, Pastor, nag-origin ang Doctrine of Trinity? Nung, so, nung ano po, nung nandun ang Diyos, noon pa, pero sa church, eh, yung word na Trinity, na embrace lang yan, na formulate, nung AD 325, pero nandun na pinaniniwalaan na nila. Sa New Testament pa lang. Merong nanonood mula sa Isulan. Sultan ko darat siguro to. Okay. So, wala na po. Si Faith Joy Galvez, may nanonood mula from Cambodia. Hello, Faith Joy. Kumusta kay Mark Galvez? Your food buddy. Yes. Si Melchizedek, kung ano yung... See? Yung kanina nabanggit si Melchizedek. Melchizedek. Ah, yes. Sa si Old Melchizedek, siya, very interesting personality siya sa Old Testament. Tinawag siyang priest of the most high. At nakita natin sa New Testament, bigla pang mas na-enrich yung understanding natin kasi yung priesthood ni Christ hindi galing kay Aaron, ironic, kundi Melchizedek yung priesthood. So in other words, pinapakita nila that this king is parang pre-existent appearance ng Diyos. Either isa siyang interesting personality na mysterious na nagpapakita na parang hindi na in-explain ng scripture sa atin, but it helps doon sa Hebrews na connected siya nga kay Christ. So, connected siya, you're correct, connected siya doon. Although, we should not go pa sa mas na extent kasi paano yun, physical siyang tao. Yes, I think he's a physical person pero hindi na in-explain much. So, connected lang siya kay Christ. May sabi ni Pastor Lloyd Labrador, why James White referring the Trinity doctrine already teach in 108 AD? Nandun naman lagi ang Trinity. So probably kung ano yung sinasabi niya, it is a term already being used. But ang sinasabi ko, yung official formulations ng Nicaea is 325. Okay? About po sa pag-pray, can we pray to Jesus? Actually, we can pray directly because the Holy Spirit is God. We can pray directly to Him. God the Father is God. We can pray directly to Him. Jesus, we can pray directly to Him. Ganon. Pero binigyan lang tayo ng Trinitarian invocation at yung sa prayers natin is we go to the Father, sabi ng Ephesians 2:8, through the Son, by the power of the Spirit. So, but you can pray to the Holy Spirit because He is God.
May possibility po ba, sabi ni J.J. Arzaga, na ma-attribute sa ibang being yung plurality na idea sa Old Testament? Possible kung may binigay, pero malinaw, binigay lang to sa mga dito sa tatlong to, Malak of Yahweh at yung mga theophanies sa Old Testament, which is of course most likely Jesus yon, the second person of the Trinity, and then the Spirit of God, and then God the Father. Okay? So, it's already time po. Salamat sa inyong pakikinig. Salamat din sa inyong mga encouraging words, inyong mga pagbate at sa mga members po namin dito. Okay, let us pray. Thank you, Father, for being with us. Lord, thank you so much. Nakakahanga, nakaka-admire, nakakamangha ang inyong nature. And Lord, napakakonti pa lang ng alam namin. How much more when we will be in eternity with you. Eternity will not be enough to fully understand you, but this is enough already for us to be amazed, to trust you, to really have a richer life, Christian life. No, maging ganun nga kami. May we be holy more sa pamamagitan ng God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. We praise you, we thank you sa aming Bible study. We ask this in Jesus' name. Amen. Next week, yung tanong ni JM, controversies sa Trinity doon sa first 5 centuries. Okay?